batayan, no, na sa ating paniniwala that the Holy Spirit is God. Well, actually, and honestly speaking, mga kapatid, meron po, no, meron po tayong basihan dyan. Kung paano po natin mapapatunayan yan, no, sa gabing ito, ito po, mga kapatid, ang presentation na handog ko po para sa inyo. Ayan, medyo nagkakaproblema yung ating microphone. Okay. Ayan. So, ito po ang ating pong presentation sa gabing ito, no? To prove that the Holy Spirit is God. And may naisulat po ako kanina na article. So, bisitahin nyo na lang po, no, yung article na yan. At yan po ay naishare ko rin sa aking Facebook account, sa aking pong personal account, no, sa Romel A. Palma. At sa katotohanan ng pag-usapan dito po sa ating Facebook page, so naishare ko po yung link, no. I-click nyo lang po yung link na yan at papupuntahin ka po dyan, no, sa vlog natin, no. So, sana isuportahan nyo rin po yung ating written vlog, mga kapatid, no? Patungkol po ito sa how do we prove that the Holy Spirit is God. Meron pa na mga Kristiyano, no, na hindi naniniwala pala that the Holy Spirit is God. So, paano kaya yun? Dahil ang atin pong namulat po tayo sa paniniwala sa isang Diyos na tatlo yung persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, at Diyos din ang Espiritu Santo, iisang Diyos sa tatlong persona. But then, at this moment, mga kapatid, atin pong bibigyan ng linaw itong mga kalituhan, no, sa mga kaibigan natin o kaibayan natin sa pananampalataya. Baka ibang mga Katoliko din po ay nalilito dito sa tungkol po sa pagka-Diyos o ang, yes, sa pagka-Diyos po ng Holy Spirit. Unahin po natin, no? Number one, we have a biblical evidence. Una, the Holy Spirit's divine attributes. Yung mga biblical evidence natin na papatunay yung attributes talaga ng Diyos ay nasa Holy Spirit. So, alam natin, mga kapatid, yung attributes ng God is omniscience. Siya ay nakakaalam ng lahat. Omnipresence. Siya ay nasa lahat ng dako. And omnipotence, siya ay makapangyarihan sa lahat. So ito po, no, meron po tayong mga biblical support, no, para po sa ating napagpapatibay sa ating pananampalataya sa pagkakataong ito. So unang-una po, sa omniscience, mga kapatid, makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11, states that the spirits know the thoughts of God. Dahil yung Spirit or yung Holy Spirit ay nakakaalam, no, ng pag-iisip ng Diyos. Indicating divine knowledge. Nagpapakita yan that the attributes of a being omniscience ay nasa Holy Spirit. Secondly, sa biblical evidence po natin, as the Holy Spirit na merong divine attributes, yung omnipresence, no, nasa sa lahat po siya. So Psalm chapter 139 verses 7 to 8 expresses that the Spirit is present anywhere, a characteristic of God. Characteristic talaga, oh, yan, o attributes talaga ng Diyos na yan, na nasa lahat po siya ng dako. Oh, sa Salmo 139 verses 7 to 8. Omnipotence naman, oh, in Acts chapter 1 verse 8, the Holy Spirit empowers believers, no, demonstrating divine power. So, ito po ay isang malinaw na pagpapahayag, mga kapatid, na ang Holy Spirit pala, merong biblical evidence dito na meron siyang divine attributes na nakikita talaga sa kanya, na pagpapatunay talaga na siya ay, ulitin ko po, no, nakakaalam ng lahat, omniscience, omnipresence, nasa lahat ng dako, omnipotence, makapangyarihan. Okay? Now, iisa-isahin po natin ito, mga kapatid. Unahin natin dito po sa tinatawag nating omniscience o all-knowing.
sa 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 11 sa Good News Translation. Here we can read. But it was to us that God made known His secret by means of Spirit. The Spirit searches everything, even the hidden depths of God's purposes. It is only our own spirit within us that knows all about us. In the same way, only God's Spirit know all about God. So, yung Holy Spirit ay nakakaalam talaga patungkol sa Diyos dahil talaga ang Holy Spirit ay may attribute of God na siya po ay isa sa persona ng nag-iisang Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay isa lamang. Monotheism or monotheistic belief po ang ating pinaniniwalaan. We believe only in one God. But this one God has three divine persons. Ang isa sa person niya po ay yung Holy Spirit. Therefore, no, ang Holy Spirit ay omniscience, all-knowing din po siya, mga kapatid. Nakakaalam po siya ng lahat. No? Malinaw na malinaw 'yan na ipapahayag po dito sa ating binabasa sa 1 Corinto 2:10 hanggang 11. Secondly, yung omnipresence po, mga kapatid, na nagpapakita po sa atin na siya po ay nasa lahat ng dako. Sa Psalm 139 verses 7 to 8 sa Good News Translation pa rin po tayo. Sabi po dito, "Where could I go to escape from you? O, saan ba ako pupunta para makatakas ako sa iyo? Where could I get away from your presence? If I went up to heaven, you would be there. If I lay down in the world of the dead, you would be there." Ito ay nagpapahiwatig po, no, sa Psalm 139 verses 7 to 8 that this Holy Spirit is omnipresence. Nasa lahat po ng dako. Nagpapahiwatig ng Diyos talaga ay nasa lahat ng dako. Therefore, yan po yung attributes na meron po ang Holy Spirit. Omnipotence. Nagpapakita po na siya ay talagang may power o makapangyarihan talaga, no? All-powerful ang Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8, Good News Translation pa rin po tayo. "But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, and all of Judea and Samaria to the ends of the earth." So, kapag napuno ng banal na Espiritu, ay ibig sabihin, you will be filled with power. So, maganda ito, mga kapatid, no, na pagpapakita talaga that attribute ng pagiging or ng attribute of God ay nasa Holy Spirit din po, no, na pagpapahiwatig po sa atin. No, kung basahin po natin sa Tagalog po na version, no, ng ating Biblia, ito po, mga kapatid, ang ating mababasa sa Gawa 1:8. Ganito po: "Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo." So, talagang nagpapakita that the Holy Spirit is all-powerful, because kapag ito ay tinanggap na siya ng mga apostoles, ay magkakaroon sila ng kapangyarihan. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa hanggang dulo at hanggang sa dulo ng daigdig. So, yun po, mga kapatid, ang pagpapahiwatig po sa atin that the God, the Holy Spirit, is also omnipotence, all-powerful. Okay? So, yan. Next, aside from that, mga kapatid, sa ating biblical evidence that the Holy Spirit also ay visible in the Trinity. Sa Matthew 28 verse 19, nabanggit ko po kanina that we believe in one God, but
that this God has three person. The Great Commission includes the Holy Spirit alongside the Father and the Son, indicating equality within the Godhead. So paano po natin nasasabi na equal talaga, no, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo? Kasi kung papansinin po natin, mga kapatid, sa pagkakasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, na mababasa po natin ito sa Biblia, ay ganito po, mga kapatid, oh. Tingnan po natin mabuti ang sinasabi mismo ng Biblia. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay nagpapakita that the three mentioned person here, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal, no? Kasi ang Ama ay Diyos, so hindi pwedeng i-equal mo siya sa Anak na hindi Diyos. Equal sila, no? Espiritu Santo, Diyos. At ito ay nagpapakita po in a singular form ang pagkakabanggit, no? Baptize them, o sa English pa, in the name, no? Binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na nagpapakita po dito, mga kapatid, they are distinct person, but they are one, no? Yes, totoo talaga na iba din yung Ama, iba din yung Anak, iba din yung Espiritu Santo sa persona niya. Pero hindi po sila magkaiba sa pagka-Diyos, sapagkat iisa lamang po ang kanilang pagka-Diyos. Ito'y nagpapatunay that this Holy Spirit is God. No? Because Holy Spirit is equal to the Father in the Son. Yan. So, napaka-klaro po niyan, mga kapatid, yung ating ebidensya dito. Secondly, sa the Holy Spirit and the Trinity, sa biblical evidence po natin, mga kapatid, ay ito po, no? 2 Corinthians 13:14, the Apostle Paul refers to the Holy Spirit in the benediction that places him on equal footing with the Father and the Son. Ito yung magandang pansinin din natin po, mga kapatid, na talata sa Biblia. Tingnan natin yung ikalawang Korinto 13:14. Sa ikalawang Korinto 13:14. Ayan, so, ito po, ano, mga kapatid, na 13:13, ayan, sa 13:13 po, nasabi po dito, okay, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ng at ang pag-ibig ng Diyos, it is referred to the Father, at ang pakikisama, kaya nga sinasabi natin, sa pag-iisa sa banal na, ng banal na Espiritu Santo, yan, at na ang pakikisama ng Espiritu Santo. Even though St. Paul, mga kapatid, no, ay hindi niya po binabaliwala ang paniniwala sa Trinity, no? Sinasabi niya ito, naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So, ito talaga nagpapakita na distinct person but one. Yan. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, Holy Spirit is real God talaga. Totoong Diyos talaga siya. Next, no, sa historical and theological sources naman po tayo, sa early church fathers. So, meron po tayong link dito, mga kapatid, oh, sa newadvent.org, Father, ayan. So, yan po ay makukuha natin sa Tertullian against Praxias, chapter 2. No? Sinasabi po dito, no, Tertullian articulates the concept of the Trinity and affirms the divinity of the Holy Spirit. Biblically speaking, the Holy Spirit is God, then historical and theological speaking, no, meron tayong source dito, mga kapatid,
yung Tertullian against Praxias chapter 2. Yan, kung mababasa niyo po yan. Pwede niyo pong ma-access yan sa internet also, no? Yan ay sa www.newadvent.org. No, hanapin niyo lang po diyan yung against Praxias, Tertullian against Praxias chapter 2. Ayan. So sinasabi nito, he writes about the Holy Spirit as part of the Godhead, emphasizing that the Spirit is not a creature but God himself. So yan po, no, kasi dalawang bagay lang po yung nag-exist, no? Yung creature at yung creator. No? Creature at saka yung creator. If the Holy Spirit is not God, which is God is the creator, so lalabas niyan, Holy Spirit is the creature. Pero hindi po siya creature. He is one of the creator also. No? Yan po yung, kasi sa Genesis pa lang, makikita na po natin na sa creation pa lamang ay nasa plural form po ang pagkasabi po ng Diyos, let us make man in our, no? Hindi niya sinabi na I will make man in my own image, in my own likeness. Ayan, so meron po siyang kasamang persona sa paglalang pa lamang sa mundo. Nagpapakita o nagpapahiwatig, mga kapatid, mga kaibigan, na talaga, no, na napapatunayan that this Holy Spirit also a God. Yan. Next, systematic theology text, no? Aside from Tertullian, mga kapatid, kay Wayne Grudem, ito po ay makukuha. Available po 'yan, no? Yung website po kasi na kinukunan ko ng PDF, kasi wala po tayong perang pambili ng books talaga, but we have an access. So thank you so much kay mentor Brother Dwayne Cartujano for giving me an access for the PDF, no? At saka nakakalungkot mong isipin, mga kapatid, no, nung yung mga compiled na mga PDF ko po na download ko noon para po sa pag-study din sa mga books na hindi ko po kayang bilhin, ay nung nasira po yung hard drive ng itong computer na ito, ay doon po hindi ko po na-retrieve. As of now, no, nagkakalap ako ulit ng mga bagong mga references. And thank God, dahil accessible pa rin po yung binigay sa akin na PDF, no? Na website. Pero hindi ko siya pwedeng i-send yung link unless ano mo lang siya, i-search mo lang talaga siya, no? Ita-type mo lang. Kasi very restricted yata, o may security, no, na yung website na 'yon. Okay. Hindi siya pwedeng ipasa sa Messenger. Para bang may mga ano tagal, may mga link talaga na hindi pwedeng maipasa yung URL sa Messenger o kaya sa Facebook. Ayan, Grudem Wayne, Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, Second Edition, Grand Rapids, Sondervan, 1994, sa page 636 po, mga kapatid, no. In Systematic Theology, Grudem discusses the personhood and divinity of the Holy Spirit, stating, the Holy Spirit is fully God, possessing all attributes of God. So, yan po, no? Kanina sa Biblia po, mga kapatid, binasa natin yung attributes of God, nakikita naman sa Holy Spirit, and also, pinatunayan din po sa history at saka sa theological view, mga kapatid, unang-una ni Tertullian, dito po yan sa Tertullian against Praxias, chapter 2, and then secondly, kay Wayne Grudem, na pinatunayan din po sa Grudem Wayne, Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, Second Edition, Grand Rapids, Sondervan, 1994, page 636. Ayan. And aside from that, mga kapatid, no, and Systematic Theology Text ni Millard Erickson also. So, ayan po, no, si Erickson Millard, J. Christian Theology, Third Edition, Grand Rapids Baker Academic, 2013, sa page 877 naman po. Ito naman po, no? In Christian theology, Erickson affirms the Holy Spirit's divinity. Nothing that the Holy Spirit is involved in creation.
and the inspiration of Scripture were our acts of God. Yan. So, yan po mga kapatid. Marami, no, na nagsasabi, hindi lang po sa Biblia na mababasa natin, kundi pati po mga biblical scholar also believes that the Holy Spirit ay ano po yun mga kapatid? God. Ayan po, hindi pala nakita kanina yung ating number 2 historical and theological sources, letter A at letter B. Ito po yung letter A, no, sa early church. Yan po, no? Ayan yung website. Ito po yung website. Ayan. So, nandito rin po yung title. And the second po natin yung systematic theological text ni Wayne Grudem. Ito po, no? Yan, yung naka-blue. Ayan. Ito po yung ating mga sources, references, no? Pwede nyo po yung hanapin para po mas ma-verify nyo po yung information na akin pong naipahayag sa gabing ito. Ayan. Maraming salamat po. I hope na naunawaan po natin at naging matatag yung ating paniniwala at pananampalataya that the Holy Spirit is one of the person of the Trinity and the Holy Spirit is true God. God bless us all. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, magpakailanman. Amen.